Welcome back guys, kumusta? Kalimay online po, nagbabalik para maghatid ng isa na namang kaaliwan at syempre maghatid ng informasyon sa dalawang altcoins na inyong nakikita sa screen. Pero bago ang lahat guys, shoutout muna kina. Ayan, at maraming salamat po especially kay Federal Post TV Magazine. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe guys, ako, subscribe na po at pindutin ang bell para palagi kang updated. Okay, ang ating mga old coins, unahin natin dito sa 25 centimo 1988. Ayan po, medyo hindi na maganda itong coin na ito. Pero at least, yung info na ibibigay ko about dito is brilliant and circulated. Bagong-bago, kumbaga. Kaya wag maglilipat guys, ang maglilipat aba wala akong magagawa. Pero syempre guys, sayang naman kung maglilipat ka pa kayo, kaya kung nasimulan nyo na sama nyo na ako hanggang dulo para kompletong-kompleto ang impormasyon na inyong masasagap para po talaga ito sa mga coin na hunter na kagaya ko, mahilig mga collection dyan. So ayan, okay guys, bibilisan ko na dahil meron pa tayong main event. Ayan, close up guys. Kapag ganito ang kondisyon ng old coins ninyo, kuha na lang ito. Siya yung pinaka mababa na kondisyon. About good na lang ito para sa akin. Kasi kita nyo naman na napakarami ng gasgas. Malalalim na yung gasgas niya sa obverse at kanyang reverse. Ayan guys. Ngayon, pupunta tayo. Itong pinakikita ko sa inyo is example lang ito. Ang meron pong value, siyempre yung maganda. Dapat meron kayong old coins na maganda na pwede nyong i-post sa eBay. Ito guys, nandito na naman tayo sa may source ng ating mga informasyon sa lahat ng bariyang ating tinatampok ni Mista. Ayan, so siya lang yan guys, ni Mista. Tapos ito yung 25 centimo large type itong ating coin guys. Ayan, syempre tulad ng dati, kilalanin mo natin ang bariyang ito, yung kanyang features. Ito guys, at kasadaan ko lang ito ng mabilis. Ayan ang kanyang type, standard circulation coin. Tapos sa composition, brass, tumitimbang na 3.9 gram, diameter niya 21 mm, at na thickness is 1.68. Ito ang kanyang obverse. Andyan ang paru-paro, yung scientific navy sa grapium ida loides yan. Medyo hindi ko na masyado mabasa dahil puro kaskas na itong ating hawak na bariya. Tapos sa itaas yung kanyang value na 25 centimo, at wala pa itong mint mark kasi hindi ito yung BSP series. So ayan, tapos ating baliktarin. Ito ang kanyang reverse. Republika ng Pilipinas ang lettering na nakapaikot sa bandang uluhan ni Juan Luna. Ayan, tapos sa ibaba is year na 1998. At may napansin ako dito guys, pansinin niyo yung pangalan niya, Juan. Nawala na yung letter L. Maaring coin ito, pero di ako sigurado kung error coin ito kasi meron tama doon. Maaring natamaan na yung letter L, kaya nabura na siya. Dala na rin ng kalumaan itong bariyang ito. At ito, diretso tayo, balik tayo dito sa Nemista. Tingnan natin yung kanyang value. Scroll natin pababa. Ayan, na-discuss na natin yung mga reverse-reverse na yan. Ayan. Grapium, Idaiudis, ano ba yan? Idaiudis. Nakakalitong basahin yung mga scientific name. Ayan. Meron small type nito guys, pero itong ating hawak is large type na 25 centimo. Ito guys, ang kanyang value. Ano pa ito? Ay, hindi ito. 1982 itong nandito. So, scroll natin. Ito, 1988. Ang dami guys, 51,062. Ito, example yata yung ibig sabihin niyan. Pero dito tayo mag-focus sa kanyang value. Very good condition is 6.77 pesos. Tapos, very fine condition is 12.41 pesos. So, bakit dalawang condition lang ang meron dito? Very good at very fine condition. Maring nga itong mga ganyang condition lang is yung sa year na ito.
ito lang yung may available dito. Ayan, kaya ganun po yan. At ngayon naman guys, pangalawang coins, dito tayo sa 50 centimo. Ayan, medyo makinta pa itong coin na ito. Pero para sa akin, syempre ano na ito, masyado na nagamit ang coin na ito. Umikot na ito sa market ng maraming taon. Kaya ang value nito para sa akin is a good condition na lang ito. Mas maganda ng konti doon sa 25 kasi about good yun. Ito is a good. Mataas lang siya ng isang level. So, ayan guys. Ayan. Ito, nasa verse na rin naman lang tayo guys. Ayan, pakita nyo agad ang Republika ng Pilipinas. Ang kanyang lettering. Tapos si Marcelo H. Dela Pilar na nakaharap sa bandang kaliwa. At sa kanyang ibaba ay yung year na 1986. At kapag binaligtad naman natin ang bariyang ito guys, ayan yung agila na kumakain ng unggoy. Yan yun eh. Di po ba? Tapos yung value na 50 centimo. At sa ibaba yung kanyang scientific name ng agilang ito. So ayan naman, diretso tayo sa kanyang value. Dahil tayo didiscuss na natin ang lahat ng year na meron doon sa NGC. Andito na guys, pinasok na NGC, Numismatic Guarantee Corporation. World Coin Price Guide. Ayan, nakita nyo naman guys. Composition naman ito guys. Copper nickel tibitibang na 6 gram. Ayan. Tapos scroll natin pababa. Ayan, marami sila eh. Tignan natin yung mga year dito ng coin na ito. Tapos tignan na rin natin lahat ng presyo nila. Ito guys. Simulan nyo agad na pansinin sa mga year mint niya yung unang taon is yung year 1993, tapos 1983 na proof coin. Dahil meron siyang proof coin sa taong 1983, tapos 1984, 1985, 86, 87, 88, 89, tapos 1990. Ayan siya. At dito sa mintage, ayan yung kanyang mga mintage guys. Ang dami, 27,644 doon sa 1983. So, alam ko marami pang coin na may hawak nito. Kasi sigurado ako marami pang naitatabi dyan ng mga magaganda, yung mga uncirculated, kahit siguro brilliant uncirculated. Ayan. Pero syempre meron na itong value. Ayan, titingnan natin. Scroll lang natin pakaliwa. Ito guys. Pansinin nyo nga dyan, VF is a very fine condition, tapos yung extra fine. Lahat po sila meron ng value. Pagdating sa very fine condition, halos pare-pareho silang lahat ng value. Pero pagdating sa extra fine, yung XF, mas mataas yung 1983. Mas mataas siya ng kalahati. Tapos lahat pa ibaba is pare-pareho na ng value. Ay hindi, meron pa lang itong isa. Lubang year yan. Bilangin natin. Yung year na 1987 is mas mataas din ng konti. $0.30. Ayan, tapos na 60 na numeric grid, ang 1983 guys, ang mas mataas, 0.70. Tapos sa sumunod, ayan yung 8450, 0.50. Tapos yung mababa pala yung 1986 is ano lang, 0.30 lang. Tapos yung sumunod mas mataas, yung year 1987 is 0.80. Tapos yung tatlo na natitira is 0.50 na lang. Ayan guys, tapos sa numeric grid na 63, ayan, $1.30. Ang pinakamataas is yung proof coin. Kasi ang proof coin po ay sadyang ginawa na talagang maganda siya. Dahil pang ano talaga siya, collection. Tapos sa year na 1984, I mean, $1. Yung 85, $1 din. 86.0.80. Tapos yung 87, $1.50. Siya yung pinakamataas dito bukod doon sa proof coin. Tapos yung ating 1988 is $1. Yan, yung sunod-sunod na yun is $1 na. Tapos ngayon naman dito naman sa numeric grid na 65 yung pinakamataas niya. $3. Ang pinakamataas pong value is yung 1983 bukod doon sa proof coin na $4.25 sa grid na 63. So ayan guys, ang ating pong 1983 is $1.50.
So ayun guys, naibigay ko na lahat ng value nito, lahat ng year na nandito ngayon sa AGC. Check nyo agad ang inyong mga pagawa ng barya, baka meron kayo dyan yung maganda. Yung maganda lang guys ha, kasi mukhang yun lang ang merong value dito. Tatay ko correct ko lang guys, yung ating hawak pala na barya isa 1986, siya po ang pinakamababa kasi mukhang siya yung pinakamaraming na-mintage eh. Ayan po siya, $0.80 lang. At ang pinakamataas is yung 1983. Bukod sa proof ko eh. So ayan guys. Ayan po ang kabuhan ng ating content. Ngayon maraming salamat po ulit. Sa mga bago dyan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang updated. So until next time, God bless you all. I'm out.